Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa Batang Maynila to. It's ngayon pag-usapan natin ha. Ito po si Tony Gonzaga. Kasi marami po nagsasabi, itong si Tony Gonzaga, imbis na paangatin kanyang career, yung kanyang star power, kung meron nga talagang star power, mga kaibigan, nagde-decline. Pabagsak na si Tony Gonzaga. Ayun yung napansin ng mga netizens. O bakit daw? Paano nila nasabi na pabagsak na itong si Tony Gonzaga? Bale, mga kaibigan, kasi ganito. 20 years na po sa showbiz, ito si Tony Gonzaga. Diba kapag ikaw ay tumatagal sa showbiz, habang tumatagal ka dyan sa iyong career, showbiz career, diba dapat mas lalong gumaganda yung takbo, mas marami yung sumusuporta sa'yo, dumadami yung fans mo, yung mga kaibigan mo sa show business, mas dumadami at talagang mas tumitindi yung suporta nila sa'yo. Kasi, biro mo, 20 years ka na eh. Ang tagal mo na sa showbiz eh. Oh. Pero, bakit daw ganun? Bakit ganun yung nangyari? Kasi mga kaibigan, dun sa concert niya, itong I Am Tony, itong kanyang 20-year anniversary concert, mga walay mga kaibigan, yung kanyang mga naging guest performers. Oh. Sino ba naging mga guest performers ni Tony Gonzaga? Oh. Si Alex Gonzaga? Guest performer ba yun? Itong yung bastos na bastos na kapatid niyang bunso? Hindi naman natin makukonsider na guest performer kasi kapatid niya yan eh. Talagang kasama yan dyan. Ang talagang naging guest performer niya, ito si Andrew E. Ito si Bagong Pilipinas, Bagong Muka. Ayan yung naging guest performer niya dyan. But sino ba si Andrew E? Wala na eh. Osla na yan eh. Osla na yan eh. Diba dapat 20th anniversary concert mo, dapat star-studded yan. Pero bakit ganun? Anyari? Ha? 'Di ba? Habang tumatagal ka dapat sa career mo, dapat dumadami yung sumusuporta sa iyo. Pero bakit ganun? Bakit si Andrew E? Ha? Kasi ang sabi ng netizen, nung mga previous na mga concerts ni Tony Gonzaga, sino mga guest niya? Oh. Sino po mga guest niya? Ha? Una-una, Piolo Pascual. Oh. Ah, di ba? Doon nga siya sumikat eh. Di ba? I love you, Piolo! di ba? Oh. Bakit wala si Piolo Pascual? Napaka-importante ni Piolo Pascual sa karir ni Tony Gonzaga kasi doon siya sumikat eh. Oh. Pero ang nangyari? Oh. Saka kung nandun si Piolo Pascual, sigurado udumugin yung concert mo. Oh. Lalo na yung mga kababaihan. Oh. Sino pa wala? Sino ba yung mga dati niyang guest na wala? Oh, isa pa, si Vice Ganda. Oh. Wala eh. Biroy mo, nandun lang si Andrew eh. Osla na yan eh. Sumikat lang uli yan. Kasi dun sa dun sa kampanya. Dun sa pinagsamahan yung kampanya ni Presidente Bongbong Marcos. Oh, pero wala na yan eh. During that time, wala na eh. Osla na eh. Wala na, osla na. Oh, pero yun lang ang guess mo. Diyan sa yung 28th anniversary concert, ang tagal-tagal mo na kung kailan ka tumagal, bakit nawawala yung mga taong mga dati mong kasama? Ano nangyari? Bakit ganun? Ano diferensya? At ito mga kaibigan, ito yung sabi ng netizen. Grabe, naging outcast na si Tony Gonzaga sa local. She has worked closely with A-list stars. So, marami siyang mga nakasama, nakatrabaho na talagang kung i-rate mo yung mga A, kumbaga mga class A na mga aktor, aktres, mga stars. At isa na dyan, mga kaibigan, itong si Sam Milby. Oh. Nakatrabaho niya si Sam Milby. Oh. Pero bakit wala si Sam Milby? Kung sinama niya si Sam Milby dyan, ang guest dyan, kasi magaling na singer din yan si Sam Milby. Di dapat sinama niya si Catriona Gray, si Miss Universe. Kung kasama tong dalawa sa concert, sigurado hindi na kailangan bumili ni Mami Pinti ng ticket. hindi na dapat, kasi automatic yan, sold out yan. Oh.
Hindi yung kinakailangan bumili pa yung mami mo ng 500 tickets, tapos yung mga sponsor, kailangan bumili pa ng, ako may sponsor nga, 10 million, kailangan pa mag-sponsor para lang ma-sold out, na para ma-sold out na sinasabi nila na talagang sold out. Eh, kung tutuusin, kaya napuno yun eh, kasi nga ang daming libre nga ticket na ipinamigay. Oh, hindi na dapat nangyari yung ganun, wala sanang ganung issue kung nandun si Sam Milby. Oh, di ba? Tapos sinamahan pa ni ano, ni Piolo. Oh. Di ba? At nandun si John Lloyd. Ito yung mga nakasama niya eh, mga kaibigan sa kanyang career. Oh, pero ba't wala tong mga to? Simula nung nagsimula siya, kasama na yan, hanggang lumaki na lumaki yung kanyang career. Oh, pero wala eh. Wala si John Lloyd, si Coco Martin. Oh, nasaan? Wala. Ha? Itong mga, naku, magagaling na artista, mga Class A. Angel Oxin. Oh, Bea Alonso. Mga nakasama niya yan eh. Doon sa mga previews niya ng mga concerts. Pero ngayon, sino guest niya? Andrew E. Andrew E. Ba't sino ba si Andrew E? Ha? Osla na yan eh. Ha? Laos na yan, mga kaibigan. Medyo gumanda lang uli yung pangalan niya nung ano, nung kumakanta siya nung Bagong Pilipinas, Bagong Mukha. Oh. O, diba? Nung kampanya. Pero wala na, osla na yan. So, yun ang nangyari, mga kaibigan. Wala na siguro nga nung gustong sumama. Kaya si Andrew E na lang yung sumama dyan sa concert. At ito, yung kapatid niya. Eh, wala naman choice yung kapatid niya eh. Talagang sasama yon. Kahit ang pinagagawa ay panay kalokohan doon sa concert na tuwan-tuwa naman si Mariel Rodriguez. Tuwan-tuwa daw siya kay, ano, eh, kay Alex Gonzaga eh. Galing-galing daw eh. Sa panagtulonggis. Pare-parehas talaga yung mga, ano, yung mga OA eh. No? Kapag OA ka talaga, tuwan-tuwa ka sa isa pang OA eh. Di ba? So yun mga kaibigan. Grabe, grabe mga kaibigan. Sayang yung ano, sayang yung kanyang career. Ayun nga, napansin kasi nila, wala na. Bumubulusok siya eh. Hindi bumubulusok pataas eh. Bumubulusok pababa. Pabagsak na mga kaibigan itong si Tony Gonzaga. Ah, tapos ito mga kaibigan ah, nasabi pa ng isang tweet ah, sobrang layo sa 10th anniversary concert niya. Sobrang layo daw eh. Bakit? Tingnan nyo ah. Ito yung ano, picture ng kanyang 10th anniversary concert. Tony at 10. Oh. Ito yung promotional ano, parang promotional na poster o card ba ito? O, sino yung mga guest niya rito? Ha? Sino yung mga guest niya? Piolo Pascual, Pokwang, John Lloyd Cruz, Alex Gonzaga and Vice Ganda, Bong Navarro, o, Gary Valenciano, tapos meron pa mga surprise guest. Bruin nyo yan, ang dami. Ito yung 10th anniversary concert na dapat itong mga taong ito, dapat kasama niya eh, doon sa kanyang 28 eh. Kasi naging part siya ng success ni Tony Gonzaga. Pero lahat sila wala eh. Oh. Di ba? So, wala na. Wala na talaga, mga kaibigan. Pabulusok na talaga. Pabagsak na, mga kaibigan, itong si, ano, si Tony Gonzaga. Oh, eto yung, ano, litrato rin ng, ano, nung concert niya sa Mall of Asia Arena. Biro mo, Mall of Asia. Ito yung panahon na talagang, ano, talagang sikat si Tony Gonzaga. Ang dami pang sponsor, Belo, Pants, Creamsicle, Don. Ngayon ba may, ano, may sponsor? May sponsor ba? Hindi ko napansin eh. Ang guest niya rito, sino? Vice Ganda. Oo. Alakas ng hatak niyan, mga kaibigan. Kung yan, guest mo, eh, sigurado, alakas ng hatak niyan sa mga, ano, mga tickets, sa mga manunood. Oo. Sabi nga dito, bigati ng mga brand sponsors dati ah. Napaka-powerful niya nga talaga dati based sa marketability niya. Ngayon, wala eh. Ngayon, salamat Ninong na lang daw eh. Oh, ngayon, binabasa ko lang oh. Ngayon, salamat Ninong na lang. Ah, sabi daw ni Ninong, I'm always here for you to make hakot the crowd. Sabi ni Ninong. Oh, so yan mga kaibigan. Oh. Etong concert, ang producer pa mismo sila. Ha? Pero wala eh. Wala talaga mga kaibigan.
At etong si Andrew E na special guest nila, wala naman eh, Osla na to. Osla na to. Laos na yan mga kaibigan. Etong mga kaibigan niya, yung mga nabanggit natin mga artista kanina, hanggang ngayon, namamayagpag pa rin. Di ba? So yun lang mga kaibigan, na-share ko lang kasi nakita ko nga na ito pong si Tony Gonzaga, ayon sa kanyang asawa, ay most powerful puno na showbiz sa celebrity. O celebrity, wala na. Pasadsad na mga kaibigan. Pabagsak na mga kaibigan. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.